mo. Kasaysayang araw mo. Ay, okay na ba yun? Oo, sige, continue lang. Isang makasaysayang araw, mga kababayan. Ako si Neil Alarcon. At ito nga, project namin! Woo! O kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Ano ba ang halaga ng isang bayani? Mabuhay ka, Adela! Bakit tayo pirming nakatingala, sumasamba na walang pagdududa? Ito ang mga historical biopics ni Jerrold Tarog na naging makabuluhan at kontrobersyal sa masang Pilipino. Ngunit, bago pa man si Tarog, ay meron na rin mga tanda ng pelikulang historical noong panahon ng mga Amerikano patungkol sa buhay ni Jose Rizal. Subalit, may makikita tayong mga pattern kung kailan ang mga ito na ililikha. Tumalun tayo sa taong 2012 kung saan nagsimula ulit na magsisulputan ang mga ito. Dahil sa susunod na taon, uusbong ang nasyonalismo dala ng sesquicentennial na kapanganakan ni Andres Bonifacio. 2015, nabulabog ang sambayanan nang lumabas ang General Luna, kung saan sa susunod na taon, dadausin ang pambansang eleksyon ng Pilipinas. Nagsilbi itong pagmumulat sa nananaig na sistemang elite ng lipunan. Kaya naman bilang pagkukugay sa ating kasaysayan, narito tayo ngayon sa University of the Philippines Diliman upang alamin ang paningin ng mga tao tungkol sa mga nabanggit na pelikulang likha na nag-iisang Jerrold Tarog. Atin din tatanungin ang kanilang pananaw o kung may epekto ba ito sa paningin ng publiko sa ating kasaysayan. Tara! So, sa tingin mo, nagkaroon ba siya ng effect sa yung pelikulang General Luna sa pagbuo mo ng narrative ng kasaysayan ng Philippines? Sparking the anger that was already ignited from before. Pag-assassinate nga kay Luna na akala natin matay siya. Yun pala, tayo mismo ang tumatay sa kapwa Pilipino na matay sa mga taong katulad ni General Luna. Kaya ipatuloy na napaslang, nandakip, at pinapatahimik para lang sa mga salitang mas na-imagine ko lang siya visual kung narrative. Kasi nag-discussion naman na siya sa mga history classes even before mas maganda rin na napakita dun sa film, yun siya using the visuals na kung paano yung way of life nila during that time. Tapos, napakalaga na other than yung mga natutunan natin sa classroom, merong other mediums like film and movies to inform other people, especially now, di ba, very matunog yung pagtanggal sa mga Filipino subjects like class 1, ganyan, sa college. So, napakalaga na through these forms of media, na-inform pa rin yung mga tao sa mga mga pangyayari sa atin. Tapos yung aware naman kayo sa difference ng mga films ni Jerrold Tarog sa audience ng American films, ha? Pinapakita talaga yung Tarog yung, as in, hindi yung buong buhay. So sa tingin nyo ba yung ganitong paraan ni Jerrold Tarog na different from other filmmakers? Mabisa ba siyang paraan sa upang maintindihan ng mga nanonood yung kasaysayan natin? Maganda siya in a way na napofocus din sa mga milestones and important events ng isang certain na hero. Naging mas accessible siya sa mas maraming tao, di ba? Like, lalo nung nabuo na yung hype with General Luna, talagang maraming tumangki. And talagang, kumbaga, na-gets nila yung nangyari dun sa history ni General Luna. Tapos, parang feel ko yun naman din kasi dapat yung purpose din ng films, di ba, na maipaintindi niya yung message niya fully sa tao, lalo pa nang it's a historical film na it's supposed to educate people. Eh. So parang, yeah. Kasi last na, I mean to add, feeling ko, taking it to sa views ng general public, siguro naging effective talaga yung way ng pag-retell ng story ni Jerrold Tarog kasi nga, naging matunog nga siya, naging viral siya sa social media. So feeling ko, yung pagkakagawa niya ng pelikula, maganda siya, naging maganda yung kinalabasan niya. Na naging way siya para mas tangkilikin ng mga tao yung Filipino film. Para ipakita yung pagiging tao ng mga bayan.
may mga apat na mahalagang katangian na taglay ng mga historical biopics ni Jerrold Tarog. Una, sa pagiging limitado ng media, nagagamit ito upang ipakita ang pagkatao at pagkabayani kung saan mas lalo itong nagiging makapangyarihan sa pagsulong ng mga mensahe ng pelikula. Pangalawa, imbes na gumawa ng pelikulang patungkol sa rebolusyon at pagkapanalo ng mga Pilipino laban sa Espanya, binigyan niya ng boses ang pagkabigo ng mga Pilipino sa rebolusyon laban sa mga Amerikano. Pangatlo, inuuna niya ang napapanahong tema bago pa man bumuo ng kwento upang masigurado na magiging makabulan ito sa kasalukuyang lipunan. Pangapat, pinapahalaga ni Jerrold ang pananaliksik ng mga batis upang mas maunawaan ang buhay at pagkatao ng mga bayani. Hindi rin nawawala sa proseso ang paghingi ng patnubay mula sa mga dalubhasang historiador. Ang mga historical biopic films ay isang ilusyon lamang ng realidad ng nakalipas. Dahil ang media ay limitado, mas nagiging makapangyarihan ito sa pagsulong ng mga mensahe. Kaya naman, ang limitasyong ito ay ginamit upang mas i-highlight ang pagkatao ng bayani sa kanyang kamatayan, imbes sa nakagawian mula kamusmusan. Ayon kay Ginoong Clodoaldo del Mundo Jr., ang hamon sa isang filmmaker ay kung paano niya bibigyan ng boses ang mga nalubog sa mga dominanteng ideolohiya. Dagdag pa, hamon din kung paano ito magiging makabuluhan sa pangangailangan ng kasalukuyang lipunan ang mga aral ng kasaysayan. Ngayong araw ay nalaman natin ang pananaw ng mga estudyante ng University of the Philippines Diliman sa mga pelikula na likha ni Jerrold Tarog at ang epekto nito sa pagtanaw ng mga tao sa kasaysayan ng ating bansa. Hopefully, this will serve as an avenue para sa mga susunod na pelikulang gagawin para sa ating kasaysayan na sana'y mag-reflect talaga sila sa tunay nating kasaysayan sa bansa para sa publiko at para sa bayan. Maraming salamat. Exit! Ang pangit ang takbo! May sense ba yung ending ko? Parang hindi ko din na-get yung sinabi ko sa dulo.